Marami ang natuwa ng mapabalitang ikinasal na ang kapamilya host na si Robby Domingo sa kanyang fiancé na si Mikey Pineda pagpasok ng taon. Binisita ko ang newlyweds para alamin ang kanilang nakakakilig na love story at nakaka-inspire na road to the altar. On the days where I'd be at my worst, I would imagine us being here in this moment. And now I can finally say, we did it. We made it. I guess that's the whole theme of this love letter. My genuine gratitude to you and for you. He has granted my prayers. January 6, 2024, ikinasal sina Robby Domingo at Mikey Pineda sa harap ng kanilang mga pamilya at kaibigan sa loob at labas ng showbiz. Dito mismo sa simbahang ito sa Pulilan, Bulacan, ginawa ang wedding. Mahaba-haba na ang nilakbay ni Robby at Mikey bago makarating sa altar. Nagsimula raw ang kanilang love story 6 years ago. Kwento ni Robby, madalas raw mag-cruise ang landas nila ni Mikey sa mga corporate events dahil nagtatrabaho ang mga magulang ni Mikey sa ABS-CBN. Pero taong 2017 lang nang nagkaroon sila ng pagkakataon na magkausap ng personal. Doon kami nagkakilala noong 2017 ABS-CBN Christmas Special After Party. Yung time na yun, yun yung pinakamahabang Christmas Special na pagod na ako. Gusto ko nang umuwi, and then si Papa P tumawag sa akin. Sabi niya, nasaan ka? Mahiya ka naman. Umakyat ka dito para magpasalamat sa mga boss mo na nagbigay sa'yo ng trabaho. So, akyat ako and nakita ko siya ulit. So, unang tanong ko is, nasaan yung kambal niya? Wala. Nasaan? Sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Eh, nasaan na yung isang kasama mo? Wala na rin. Wala na rin yung boyfriend niya that time. Wala akong intention talaga na manligaw or anything. Kasi single ako for 1 year noon. Ang gusto ko lang, naging kaibigan siya. At ang gusto lang daw, makipagkaibigan, inumaga ang kwentuhan. Magkausap mula 1 a.m. hanggang 4 a.m. Hanggang sa nagpalitan kami ng number, ang unang nag-text. Ang unang nag-text ay siya. Pero walang intentions eh. No intentions, no nothing. I was being polite. I woke up early, 8 o'clock, isin na ako. Siya, tulog ba? To be fair, nung time din na yun, nung pauwi ako, eto na nga, re-reveal ko na. Sinabi ko dun sa assistant ko, Teday, parang nakita ko na yung pakakasalan ko. Stop, please. Hindi na nakakagulat na naging constant textmate sila. It came natural na lang eh. After nung text message. After niya mag-message sa akin, nag-reply ako. And every single day, we would say hi. Every morning. Ano ba yung mga places? Hanggang nakaisip ng paraan si Robby para lumumpas naman sa texting ang kanilang ugnayan. Nag-desisyon ako na magkaroon ng marketing research sa poblasyon. Tapos, sabi ko sa kanya, baka pwede mo naman kaming samahan. Sumama siya sa amin hanggang 4 a.m. na naman. Mula pagiging magkaibigan, tumawid sa ligawan at magkasintahan ng maging officially in a relationship noong August 6, 2018. Napunta kami sa Anilaw kasi mahilig ako mag-dive noon dahil sa documentary ng EBS din. Promise, Lakwatsero. Lakwatsero. So, kinailangan kong matuto mag-diving noon hanggang sa sinabi ko, baka gusto mong mag-diving. Tinanong ko siya. Sabi ko, parang puso-puso, ganyan-ganyan pa. Okay? Sabi niya, okay. Yan lang. Nag-gets mo? Oo, oh, nag-gets ko naman. Tapos pag-akit namin, tayo na ba? Tayo na, di ba? Yes. At katulad ng ibang relasyon, madami pa silang nadidiscover sa isa't isa. Yung unang pagkakakilala ko sa kanya, medyo alta, di ba? English, tapos ganda manamit, jologs pa rin siya.
Jologs na mahilig sa chismis. kalog eh. Kalog siya na... Siya pa yung nagsabi ng, Robbie, is this real? So ako naman, hindi ko alam. Pero teka lang, ko-confirm ko. I always knew naman nice guy siya. But zero knowledge or background on his personality. So I was surprised na funny pala siya. Every day, nag-joke siya. Serious ako sa'yo. So it's nice naman na at least every day, parang we're laughing lang. Kahit may fights or whatever, okay lang. Parang we still get to fix it and then back to normal and everything. So it just felt right. Pagkalipas ng 4 taon, nagdesisyon si Robbie na i-level up na ang kanilang relasyon. Two weeks lang yung pagpaplano ah. And then, pinaalam ko sa magulang ko, sa magulang niya, pati sa lolo-lola niya. Kausap ko yung kambal niya. I was okay na with her friends. And then, nung pumunta kami ng Japan, napansin ko ah, ang ganda ng kuko. Ready siya. Oh, ang ganda ng kuko. Every single day pumunta kami ng Disneyland, pumunta kami ng Mount Fuji, even convenience store. Bihis. Model, look. Ba't ka nag-makeup? Ba't naman ang ganda ng makeup mo? Prepared lang ako. Bakit? I have to look good for you. One Friday night, sinabi ko lang sa kanya, uy, dito sila, Catherine. Baka pwede tayong sumama sa kanila mag-dinner. Ah, okay. Sige. And then dun na ako nag-propose sa kanya sa Shibuya Crossing. Yes? Excited nilang sinimulan ang wedding preparations. Masyado kaming involved sa planning. Pero sa gitna ng kanilang paghahanda, dumating ang malaking pagsubok. Nagkasakit si Mikey at matagal na na-ospital. Lalo raw itong nagpatatag sa pagmamahalan nila. Kaya sa araw ng kanilang kasal, masaya silang ipagdiwang ito kasama ang mga importanteng tao sa buhay nila. Mga taong naging gabay nila sa kanilang pagsasama. So, makita mo, yung simbahan puno ng mga kaibigan niya, tsaka kaibigan ko, tsaka yung pamilya at mga kaibigan, nandun lahat. Nakita ko yung lahat ng pinlalo namin. Oh, nagkatotoo. It's a celebration, not just about like for the two of us, it's for everyone, like showing their support. Pero ang masaya nilang kasal, nahaluan rin ng kalungkutan. Dahil sa mismong araw na ito, pumanaw ang lola ni Robbie. Sabado, yung nanay ko pumunta dito ng 6 a.m. para maghanda. And then, dumaan siya doon sa kwarto ng lola ko. And then, sinabi ng nanay ko, Ina, that's how we called her. Ito na po yung kasal ni Robbie. Maghahanda lang ako dahil kakasal na po yung apo niyo. 7 o'clock, may tumatakbo sa kanya, Doktora, wala na po si Ina. Ang pangyayaring ito ay isa lang sa madami na nilang pinagdaanan na pagsubok na sabay nilang hinarap at nilampasan. To my better half, my partner, my wife, I love you so much. And I am excited to spend countless lifetimes with you. Sa dami ng pinagdaanan ni Robbie at Mikey sa kanilang relasyon, masasabi ngang isang adventure ang kanilang love story. At alam ko na isa ako at kayo sa mga nagdadasal para sa kanilang happy ending. Nakaupo kami doon sa stage na may monogram naming dalawa. Galing natin, no? Parang it was our moment na everyone was leaving na. Uh-oh. So the two of us na lang went on stage. May logo na uh-oh, RM sa baba. So we sat down there. Kaming dalawa. Natapos na, no? Tapos na, pero simula pa lang nung journey pa namin. At yun ang nakaka-excite.